At ngayon, tita, yung mga bisita natin, pwede ba sabihin kung gano'n sila kabata, gano'n naman tayo ka layo pagdating sa galing sa math? Kaganda na lang. Sige na nga. Doon na natin bawiin, tita. Okay. Kasi po yung mga bisita namin, kababata, pero naku, at tataas na mga IQ pagdating sa math, ano? So ipakilala na po natin sila. Ayan, ang mga, ang bagong henerasyon. O, tita. Ayan. Ang ating guests today, unang-una ay ang winners, no? They're second place winners for the 2016 Metrobank MTAP DepEd Math Challenge. And they are Shannon Gale O. Ho and Xavier Jefferson Ray M. Go, both from the Zamboanga Chonghua High School. Welcome! Hello! At of course, kasama din natin si Alan Reyes, who is the Assistant Program Manager of the Education Unit of one of our other favorite foundations, Metrobank Foundation. Alan, good afternoon! Hello, magandang hapon po, Ate Jing, Ate Susan. Hi, yeah. Alan! Okay. Oh, Alan, ikaw muna yung tatanungin namin. Yes, ma'am. Paano ba natin natututukan itong edukasyon, no, ng kabataan? Ano yung layunin ninyong ng mga, ang dami niyong mga ginagawang mga competitions, no? Opo. Hindi lamang sa kabataan, meron kayong mga outstanding teachers, teacher, outstanding policemen, soldiers. So ano yung thrust nitong inyong mga, how do you choose the sectors, and then ano yung thrust nitong mga competitions na to? Okay. Ang Metrobank Foundation po, we are now on our 36th year. We started in 1979, ano po. Mm-hmm. At ang trust po ng ano ng Metrobank Foundation ay isa nga po yung education. Under the education program, meron po tayong math competition, meron po tayong outstanding teachers, nagbibigay po tayo ng scholarship, nagbibigay po tayo ng recognition na sa mga teachers, no, through the National Teachers Month. As you know, isa na pong naisabatas na po yung ano yung World Teachers Day celebration, no, every October 5. Yan po ay sa initiative, no, ng sa pakikipagtulungan po sa Department of Education sa pagbibigay po ng recognition, ng honor sa mga guro po natin. Mm. And at the same time, meron din po tayong so teachers, math, police. Yun po, Excellence Awards Program, outstanding policemen, outstanding soldiers. At isa po sa mga programa din po natin yung arts, no, yung pagpo-promote po ng arts. So meron po tayong yung Metrobank Art and Design Excellence, kung saan binibigyan po natin ng parangal yung pong sa architecture, interior design, sculpture, tsaka po painting. Paano nyo pinipili, Alan? Di ba, ang daming sectors, ang dami rin syempre yung mga pwede natin bigyan ng parangal na mga trabaho, na mga hanap buhay. Paano nyo pinili itong mga to? Well, ang yung pong mga programa talaga pong brainchild ng ating pong chairman, si Dr. George SKT. Alam nyo naman po sa kultura ng mga Chinese, di po ba, mahalaga po ang edukasyon, no? In fact, sa kultura po nila, di ba, hero nga po, mga hero ang mga teachers, no? Mm-hmm. At si Chairman din po, isa po rin sa mga passion po niya yung pong ano art collection, no? So sa pamamagitan po ng arts kasi parang ihayag yung pong damdamin ng mga tao, di ba? Mm-hmm. Yung iba, yun po kayo sa broadcast, pero hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon. Pero through arts, lahat po tayo mayroong pantay-pantay na karapatan para ipahayag yung damdamin po natin. Pero bakit math din? Ba't nyo naman napili ang math? Well, ma'am, kasi po ang math, of course, si Metrobank po nasa ano nasa banking industry, oh, and finance is a math ano po related, ano, okay. Parang so itong mga itong nanalo ngayon, ibig sabihin sa inyo magtatrabaho. Ayan, butan natin nga, si, no? Shannon at si Xavier. Ayan, tita, magaganda na. Gwapot, ano, matalino pa. Ano? Oo, ayan. So wait, so Shannon, ikaw ba ang favorite subject mo? Obvious ba na math? Is that fair to say? Opo, kasi hindi ako masyado mahilig mag-memorize. Na yung math kasi walang masyado memorization. Mm-hmm. It's more of understanding. Ah, okay. Operation, so ito yung pinagtatalunan namin ni Mami Jing kanina, no? Na ang math ba is something na you're born being skilled at, like, have you always had yung bang talagang ito yung bang magaling ka na talaga bata ka pa lang? Mm-mm. Palagay mo? I think it's that, and you need practice kasi
Siyempre, kung ayaw mo, tapos meron ka nung skill, so what's the point of the skill, diba? So, if meron ka, siyempre, gifted ka talaga, pero kailangan mo rin i-work on it and develop more. Yung mom at daddy mo ba magaling sa math? Pareho? O yata. Daddy lang, mommy lang, paano? Si mommy, hindi siya masyado mahilig sa math. Daddy mo? Medyo mahilig siya sa math. Anong trabaho ng father mo? Minsan nag-ano siya, his accounting. Oh, accounting. Oh, siyempre kailangan. Din, ano, tita, oh, no? Oh, ito naman si Xavier. Hmm. Saan mo naman namana? Kung namamana man ang galing sa math, kaninong side mo yan nakuha? Mom ko kasi nagkumuha siya ng accounting. Tapos dad ko, like, manager siya ngayon ng engineering firm. Nako, parehong magaling. Parehong math. Tita, no? Parehong magaling. So, sa bahay, nung lumalaki ba kayo, meron ba kayong mga, kasi diba, yung mga parents minsan, nagpa-flashcards, maliliit pa, or kunyari, like yung mga anak ko, mahilig mag-baking. O so, sa pag nagbe-bake, tinuturo ako na sila, o tatlong cups, o one-third, diba? So, may operation na sila ng fraction. So, kayo ba nung lumalaki, ganun? Ikaw, Xavier? Sa flashcard part, meron talaga. Parang, meron isang part ng childhood ko maalala ko. Ilan taong ka? I think kinder. Kinder. Bago pa lang ako nagtututo ng Chinese. Oh. So, gumawa sila ng flashcard. Gumawa lang sila. So, homemade. As in, mom ko nag-drawing, tapos nag-color. Tapos dad ko naman yung sumulat ng mga Chinese characters. Tapos dad ko rin ang turo sa akin ng paano mag-read clock kahit wala pa sa school kasi daw importante raw. Galing naman. Ikailan ka ba sa mga magkakapatid? Bunso po. Ikaw ang bunso. Lahat ba kayo math geniuses or hindi naman? Yung eldest po, kumuha siya ng accounting. Tapos yung second po, engineering, civil. Ay naku, lahat nga sila. Oo nga, tita. Lahat sila. It runs in the family. Oo. Ikaw siya nun, kayo rin ba? Ganun. Ikailan ka sa magkakapatid? Bunso. Ako yung second. Yung second. Ah, so bunso ka rin. Okay, yung mga iwang kapatid mo, magaling din sa math? Okay naman to, pero yung course niya is math din. Math din? Opo, AMF. Okay. Ngayon merong mga sinasabing yung Singapore math. Narinig nyo na yon? Ano yung uri ng math na tinuro sa inyo? Kasi may kanya-kanyang style din yan, di ba? Anong klaseng math ang tinuro sa inyo? It's yung math yata ngayon is more of algebra, mga ganun. Parang look for ganun-ganun. Pero yung napansin ko sa Singapore is parang more of logic. Mm-hmm. Parang mas maganahan ka mag-isip. Kayo, ano yung training sa inyo? Regular lang? Traditional. Okay. So, mas type mo yung Singapore math? Okay lang. Same lang. Parang same lang naman eh. Kasi parang using your brain pa rin. Mm-hmm. Yung mga, may mga sinasabi tita yung mga, kasi yung mga anak ko, ano rin sila yun, mga parang, yun nga, ang mga style ngayon din, Alan, no, ng mga bata, parang maliit pa, kailangan expose mo na sila sa numbers para hindi sila matakot. So, yung mga summer class nila, tita, may mga tinuturo yung mga, na techniques, yung mga teacher, halimbawa, may mga shortcut daw eh. Siyempre, ano na, diba, tanda ko na, hindi na ako nakikinig dun sa nagtuturo sa kanila, pero may mga shortcut, meron kayong ganong mga tips, mga techniques, para daw sa isip mo, mas na-visualize mo yung operation. Xavier. Kasi yung shortcuts kasi tinuturo sa amin ng coach namin kasi mabilis siya, especially kung contest parang ng MMC, 15 seconds lang. So, kailangan alam mo yung shortcuts. Pero, I think kailangan talaga malaman yung reason. Yung reason. Like, yung shortcut kasi, pampabilis lang ng solve. Importante talaga yung understanding mo sa problem at saka paano mo i-tackle. Yung process pa rin, ano? Yung process pa rin. Meron ba tayong sample na kunwari ipakita kung gaano kayo kagaling sa math? Meron ba kayong dalang question, Allen, na kunwari para lang they can see kung gaano kagaling itong dalawang batang ito. Uy, operations wow! Ba yan? Meron. Oh my gosh. Ano ito? Multiplication, addition, subtraction, problem before, solving, paano? Ano na po yung ma'am, mga hardcore na ano questions na po yan. Ano, pang-competition questions. Pero kailangan ba nila ng paper and pen? Hindi po. Bali ma'am, yung kasing competition po natin, mayroon silang tatlong stages. Yung ano po, una, yung 15-second question, ito
po yung mental calculation, bawal po mag-compute. Mm. So in 15 seconds sasagutan po nila. Oh my ito gosh. Ito yung ano to, addition, subtraction, problem solving, ganung tipo. Algebra na algebra. Walang ano, halo-halo ma'am, algebra, merong trigonometry, geometry, ganun po. O kasi okay. Fourth year high school, no? Yes, ang level ma'am. Nila, no? And then, so dapat ano and then yung second ano po, second phase is the 30 second question. Mm. Ito naman po binabasa ng quiz master. So in 30 seconds, pwede po sila mag-solve, i-solve po nila. And then yung there's a 1 minute question. Ito naman po ipapakita ma'am yung meron silang kopya ng question. Mm. Tapos i-solve nila yun in 1 minute. So mas mahirap na po siya. So I suggest for this purpose ano po. Pwede niyo po silang tanungin ng 15 second para hindi na sila magko-compute, no. O sige, tita, ikaw ang quiz master. Ikaw ang quiz master, ma'am. Eh, medyo grabe 'to, ha? O sige. Pero tita, dapat masagot mo rin yung tinatanong. Kung mukhang hindi at saka talagang wala ho itong I mean we just got it now, no? Okay. So, find the equation of the line tangent to the circle x squared plus y squared plus 4x minus 6y equals 0 at the origin. Repeat po. Repeat. Find the equation of the line tangent to the circle x squared plus y squared plus 4x minus 6y equals 0 at the origin. 2x equals 3y. Again, please. 2x equals 3y. Oh, tama, tita. Grabe, oh. Galing naman. Palapakan naman. Doon lang sa tangent ng ano ko. Eh. Ako rin eh. Hindi ko naintindihan yung question ko eh. Ang galing wow, naman. Wow, ang galing nyo. O, diba, tita? Grabe, wala no? Pang 15 seconds yun ah. Wala nga. Okay, ano bang nyo? Premyo? Anong napanalunan nyo? As second placers? Cash prize. Pwede mo sabihin, cash prize. Alam, yes, anong cash prize? Yung first, sa fourth year category, sa grade 10, ang first place po, 50,000 each. Wow, laki naman so, pala. Yung tita, pong... kaya ko rin yan. Tanungin mo pa ako. Sa halagang 50,000 pesos, kaya ko yan. Sa second place po, 40,000 each. Wow. And then yung third place, 25,000 yata, o 30,000 each. Ang galing, no? Ha? Okay. Pero yung half po, yung kalahati nung ano nung pong premium nila ay inilagay po namin sa bangko no? So nag-open po kami ng account dahil Metro Bank po sila at gusto kasi namin i-inculcate yung pag-iipon no isa murang edad po nila ma-invive na po nila yung value of savings. Correct. No? So pagtapak nila ng 60 years old tsaka pa lang pwede mag-partner. Anytime they can withdraw naman po yun kaya lang yun nga pwede nilang dagdagan para maging galing. Siguro mga math wizard sila kaya medyo kinumpute na sila na with this interest in 5 years or in 10 years magkano magiging pera ko sa loob ng banko. Oo nga. So Allen, how do you become part of this contest? Kung may mga nakikinig sa ating mga magagaling na estudyante, mga schools, how do they get involved with Metrobank's Math Challenge next year? Ma'am, ano po ito eh? Yung pong Metrobank Math Competition, open po ito sa lahat ng public and private elementary and secondary schools. Partner po natin dito yung Mathematics Teachers Association of the Philippines. Sila po yung gumagawa ng mga questions po na yan. Sila yung nagpapadala, no? Si Metrobank Foundation naman po, kami po yung nagfa-fund, no? At na-involve din po kami sa implementation. At pangatlo at pinakamahalaga, yung pong Department of Education, no? So sila po yung sila yung mga testing centers po natin, sila po yung mga proctors, no, yung mga teachers in the field. So ma'am, yung pong there's a memorandum na ini-issue sa lahat po ng lahat ng division na division offices across the country. By the way, out of 221 divisions, 214 ang nagpa-participate. So ibig sabihin po noon mula Batanes hanggang Hulo, ma'am, na nagpa-participate po yung ating po mga kabataan, no? Over 500,000 students yearly grabe, ang nagpa-participate. No?
At ang pumasok po sa national finals, ang natira na lang po, no? So from the elimination hanggang national finals, 89 students out of the 500,000. So ganyun po sila kagagaling. Wow, ang galing naman nila. That's wonderful. Okay, o tita, ito may nag-text. Sige. Paano daw nakaka-relate itong ating mga bisita sa algebra? Paano kayo? Kasi yung mga sinabi ni Tita Susan, X and Y, and, di ba? Parang paano kayo, paano nyo napaprocess, paano nyo na-appreciate yung ganong klaseng mga problem-solving exercises, di ba? Kasi kunyari tayo, tita, tayo practical eh, di ba? Sa field natin, grammar, very basic. At pang-araw-araw magagamit mo yun. Mm-mm. Eh yung A plus B plus C equals D and paano yun? Di ba? Tangent to the circle. Ano ba yan? Tulad lang ng sinasabi lagi ng math teacher namin, kasi parang everything around you is related to math, di ba? Parang kakagising mo na lang, tapos clock tinitingnan mo, tapos everything involves math. But then, it depends on what you want na lang gawin. Like, example, mga engineers, ganun. Kailangan nila mga equations, mga algebra, mga ganun. So yun, without those, wala pa tayo dito ngayon, mga like mga radio frequency, di ba? Mga waves, ganun. It also involves math. So parang, everything is involving with math. Ikaw, Xavier. Tsaka, kung example, binigyan po kayo ng equation, example, P of X, ganun yan. Tapos, example, find the values of x, find the roots of p of x, so meaning find the values of x na maging zero yung p of x. So parang kung mahanap mo yung x, tapos if plug in mo, tapos makita mo, oh ganyan pala, no, maging zero siya, tapos so parang fulfilling din siya. Oh, so tinan mo naman, fulfilling ha. Kita pag nahanap niya yung p of x. Never ko naisip yun na nag-algebra ako, pero oo, kaya nga. But you know, I just think it's so inspiring. Na again, it just shows na one size does not fit all, no? Na talagang may mga ibang mga tao sa mundo na are prone to more English and literature, yung namang iba crafts, yung iba naman arts and crafts, yung iba cooking, yung iba naman math, na talagang lahat tayo binigyan ng talents ni God, no? And it's so nice that we're able to, with the help of our parents, with the help of our teachers, with the help of foundations such as Metrobank, na tinutulungan tayong pagandahin at palawakin pa itong mga God-given talents natin. Correct. So when you grow, well, when you go to college, what are you thinking of, like, what do you want to do with your math gifts in terms of having a course? Ano bang inyong kursong anong gusto niyong pasukan? Oo. Maybe work in banks? Kasi banko. Parang, like sila, nakaka-inspire yung ginagawa nila. Okay, Xavier. Sharing. Ako naman, I think, sa something na relate, something engineering. Like, engineering. Hindi pa ako sure which kind of engineering. Basta, yung parang ma-apply mo yung alam mo to help society, ganun. That's okay. Great. Ayan, si Norbita Maamo Buenaventura, tita. Sabi niya, nakakahilo, ma'am. Ang mga pinagsasabi ng guest niyo. Na mag-alala ako rin nahilo. Hindi ko na naintindihan mga pinagsasabi. Oh, pero teka muna, bago tayo magtapos. Ayun, yung inumpisan kong tanong, ano nga bang tips na mabibigay niyo? Sabi mo, may mga shortcut. Matututunan ba yan? Saan nila matututunan yung mga ganyan? Magugoogle ba yan na tips on adding fast or, di ba, shortcuts to multiplying, mga ganyan? May ganun ba tayong malalaman? O yan ba eh, sa inyo lang elite group yan, ng mga math wizards? Wala naman. Kasi yung math, it's understanding nga talaga. Yun yung lagi nasa isip ko. Parang kung math, hindi naman, maybe for some mahirap kasi siguro hindi nila na-understand yung ginagawa nila. Pero sa amin nakatingin ni tita. Oh. Kasi so, ako, intindihin. Kasi ako dati, hindi ko talaga in-understand yung math. Parang ginagawa ko lang siya para sa school. Mechanical, oh. Until like one time, parang na-curious ako sa isang topic. Tapos sinerch ko siya sa Google. Tapos starting that time, if may questions ako about anything, ginugoogle ko lang siya. Tapos dyan ako nagla-learn. Parang mga shortcuts. Siyempre, yung mga shortcuts, kailangan mo muna intindihin bakit ganun bago mo siya ma-apply. Tama. Meron ka bang favorite na math website? Correct. Para pag may mga ano, nakikinig. No? Wolfram. Ano spelling nun? W-O-L-F-R-A-M. Wolfram. W-O-L-F-R-O-M. Tama, no? So, www.wolfram. W-O-L-F-R-O-M.
RAM. RAM. Oo, ayan. So yung mga nakikinig sa atin na papasok soon, ayan ha, Wolfram. Yan daw ang kanilang ginagamit. Eh, ikaw, Xavier, baka ikaw meron ka ding favorite na math place to go to. No, di ko to palagi ginagamit, pero ma-recommend ko po. Yung parang, yung AOPS po, artofproblemsolving.com. artofproblemsolving.com. So parang may lesson siya, tapos pwede mo rin siya step by step sa gaano mo pace gusto. Uy, maganda yan, ha? Pag love life pwede, problem. Math lang, math. Try nyo rin, ma'am, yung, ano, yung Khan Academy. Khan? C-A-N? K-H-A-N. As in Kublai Khan. Kublai Khan. K-H-A-N Academy.com. Ilagay nga natin to sa ito ating website. Ito bang ginagamit mo naman, Alan? Yung mga anak ko, ma'am. Ah! Hindi ikaw. Opo. Okay. Kasi yung mga anak ko, nag-aaral naman sila sa science school. Wow. So, kailangan nila ng mga review material. So, dyan dito sila. So, meron dyan ding ano, parang demo. Video demo. So, may teacher. Okay. No, at saka there are more and more mga tutoring, di ba? Mga services na kung ang iyong mga anak ay hindi kasing galing sa math. Than usually, but now maybe there's another way nga to go through this website. So thank you for the tip. Thank you ha, sa tip ha. O, ano pang mga maibabahagi nyo bilang panghuli? Xavier, sabi mo may tinuturo sa inyong mga shortcuts, yung inyong coach. Yung shortcuts kasi, pampabilis lang siya isolve yung problem. So parang tulad ng exercise, hindi naman yan sa tagal ka nag-exercise, sa quality yan ng exercise. So kailangan mo parang intake talaga yung understanding ng math, ganun. Wag lang yun. Ay, kasi ito yung fastest way to do it. Yan yung correct. Best way. Oo. Dapat may hard work rin, may sacrifices. Sige, agree ako sa'yo dun. At alala ko, tita, yung dad ko, magaling sa math yun eh. So, pag may isa kong, pero tingin ko kaya rin ako na-turn off sa math eh. Kasi, pag may assignment kami sa STC, di ba tita? Pareho tayo, St. Teresa. So, may assignment. Isa lang yung tatanong ko sa kanya, yung problem lang na yun. Bibigyan niya ako ng isang libro. Sagutin mo muna lahat yan bago daw niya ako turuan doon sa problem na yun. Kasi daw practice nga. Ito nga sinasabi ng dalawang to, no? Pag nakuha mo kasi yung discipline, tsaka yung logic, no? Nung tanong, tsaka mo masasagot, di ba? Masasanay ka yung paraan ng pagtatanong, di ba? Yung logic nung problem na binabato sa'yo. At saka siguro din, Jing, siguro yung mga teachers din, yung mga nakikinig, I think it will be nice if they can explain kung paano magagamit ang math in an everyday setting. Yes, kasi I remember, ito nga si June Dungot, nag-text ang sabi, hindi raw siya naniniwalang hindi tayo magaling sa math. June, okay, June. Maniwala. Kaya ikaw ang nasa sagip ka pamilya kasi ikaw nag-a-add ng donation. Pero sana kung medyo inexplain sa akin siguro at that time. Kasi at that time parang sinasabi ko, how can algebra be of use to me paglaki ko? You know, parang I just didn't get it. And so maybe as time go, kayo namang mga gifted, sana you're a little bit more patient sa mga classmate nyo na hindi magets at tulungan nyo sila. At yung mga teachers na mga nakikinig sa ating math teachers, sana also they can show how math can be used during, you know, yung day-to-day activity. So children will be more interested in learning about it. O yan, so ito nagtatanong, ayan, sinagot na nila kasi nagtatanong si Christopher Flores de la Cruz kung sino daw yung ating mga bisita. Ayan, si Shannon Ho at si Xavier Go. O bago tayo magtapos, Alan, kumusta ang ating mga public schools pagdating itong MTAP nyo, pati naman public schools kasali, no? Yes, ma'am. Pero kumusta ang performance sila? And then, paano natin tinitiyak na hindi nagpapahuli ang public schools pagdating sa standards? Opo. Yung unang tanong niyo po, paano natin masisiguro na they are at par, no, with the private schools? Ma'am, ang ating pong partner, yung pong MTAP, no, meron po silang Saturday program na ginagawa. Ito po yung every Saturday
na training para sa mga ano sa math, no? Lahat po ng bata na interesado, meron lang po minimal fee na pambili po ng mga test papers na gagamitin. Pwede po sila mag-enroll doon. Saan ito? Ini-announce po yan, marami po yan all over the country po yan eh. Sa Manila, like sa amin sa Tondo, yung Torres High School, ma'am, is a testing center. So kalat po siya, marami po siya, Saturday program. Ngayon naman po, in terms of participation, no, ng public school, out of the 29 schools na nag-qualify sa national finals, 16 po ang nasa public school, 13 ang nasa private. So kayang-kayang makisabayan, ano? Yes, ma'am. At gusto ko lang susuga, no, dagdagan niya 'yung sinasabi ni Xavier. Na yun lamang po talaga, discipline talagang sila nga po sabi ng teacher, sinasabi ng parents, ng nanay po nila na after class nagtuloy-tuloy po yung training, no? So ganun din naman, parang palakasan, 'di ba, sa sports you need to train to be able to be excellent in what you're doing. So sila din po ganun, talagang sakripisyo. Yun, naghahanap din po sila ng mga resources. Hindi po sila tumitigil do sa mga ibinibigay ng mga teachers. At, I think yung mga teachers naman po natin, through this competition, na-improve din po yung kanilang competency. Kasi, di ba, kailangan din po nilang gumaling para po gumaling yung mga bata. So, yun po yung naitutulong ng math competition sa pagpapaunlad po ng ating edukasyon. So, ito po yung contribution ng Metrobank Foundation para ma-encourage yung mga teachers at makahanap po tayo. So, discover the mathematical talents, no? Kasi nga po, ito yung parang ASEAN competition ng Pilipinas in going to Olympic competition, di ba? Parang sa sports. So, sila Xavier tsaka si Shannon, I think, is now preparing for the Philippine Math Olympiad, no? So, yung mga competitions international.